Mga 74 BC noon sa Antionum, kung saan itinaboy ng masasamang Zoramita ang mahihirap palabas ng mga sinagoga. Itinuro ng nakababatang Alma at ni Amulek sa mapagpakumbabang mga tao kung paano sumampalataya kay Hesukristo. Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Hesukristo. Diyos, naniniwala kaming kayo ay Diyos. At naniniwala kaming kayo ay banal. Ang mga Zoramita, yumuyukod sa Diyos-Diyosan. Sila ay nahulog sa malalaking kamalian at hindi sumusunod sa Diyos. Inililigaw nila ang landas ng Panginoon. Nangangamba kaming pumasok sila sa pakikipag-ugnayan sa mga Lamanita na magiging dahil lang ng malaking kawalan para sa atin. Anong gagawin natin? Ang pangangaral ng salita ay may lakas na umakay sa mga tao na gawin niyaong matuwid. May higit itong malakas na bisa sa isipan ng mga tao kaysa sa espada o ano pa mang bagay. Subukan natin ang bisa ng salita ng Diyos. Naniniwala kaming iniwalay ninyo kami sa aming mga kapatid. Naniniwala kaming hinirang ninyo kami upang inyong maging mga banal na anak. At inyo rin ipinalam sa amin na hindi magkakaroon ng Kristo. O Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo na hinirang ninyo kami upang hindi kami maakay palayo alinsunod sa mga hangal na kaugalian ng aming mga kapatid na gumagapos sa kanila sa isang paniniwala kay Kristo. At muling nagpapasalamat kami sa inyo, O Diyos, na kami ay mga banal at pinili na tao. Amen. Maaaring magtanong? Ano yun? Ang rami mo to. Ang banal na tindigan. Banal na Diyos! Naniniwala kaming inihiwalay ninyo kami sa aming mga kapatid! Banal na Diyos! Naniniwala kaming... Ako ay nalulungkot. Sila ay balakyot at naliligaw. Nakalagak ang puso nila sa ginto, sa pilak at sa lahat ng maiinam na bagay. Sumasamba sila sa paraang hindi ko panamastan. Ang puso nila'y iniangat sa pagmamalaki at kapalaluan. O gaano katagal, O Panginoon, na paihintulutan ninyo ang inyong mga tagapaglingkod na mamalagi rito upang masdan ang matinding kasamaan ng mga anak ng tao. O Panginoon, ang aking puso ay labis na nalulungkot.
aliwin ninyo ang aking kaluluwa kay Kristo. O Panginoon, ipahintulot ninyong ako ay magkaroon ng lakas upang mabata ko ng may pagtitiis sa mga paghihirap na ito na kasasapitan ko dahil sa kasamaan ng mga tao. O Panginoon, naway aliwin ninyo ang aking kaluluwa at ibigay sa akin ang tagumpay at gayon din sa mga kapwa ko manggagawang kasama rito. Naway aliwin ninyo ang kanilang mga kaluluwa kay Kristo. Naway pagkalooban ninyo sila ng lakas upang mabata nila ang kanilang mga paghihirap na kasasapitan nila dahil sa mga kasamaan ng mga taong ito. O Panginoon, naway ipagkaloob ninyo sa amin na ang tagumpay ay matamo namin sa muling pagdadala sa kanila sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. O Panginoon, ang kanilang mga kaluluwa ay mahalaga. Marami sa kanila ay aming kapatid. Kaya nga ipagkaloob ninyo sa amin, O Panginoon, ang kapangyarihan at karunungan upang muling madala sa inyo ang aming mga kapatid. Gawin ang mga gawain ng simbahan. Magpatuloy sa panalangin at pagsusumamo sa Diyos araw-araw upang hindi kayo mapadala sa tukso. Ano ang gagawin ng mga kapatid ko? Sila ay hinahamak dahil sa kanilang kahirapan, lalo na ng mga saserdote. Kami ay itinaboy palabas ng aming mga sinagoga na aming pinagpagalan ng labis upang itayo. Kami ay itinaboy nila dahil sa aming kahirapan. At ngayon, hindi kami makasamba sa Diyos. Anong gagawin namin? Inaakala ba ninyo na sa mga sinagoga lamang kayo makasasamba? O na hindi kayo makasasamba kundi minsan lamang sa isang linggo? Nang kabuti nang kayo ay itinaboy palabas sa inyong mga sinagoga, nang kayo ay matuto. Sapagkat dahil kayo ay itinaboy, kayo ay naakay sa kababaan ng puso. Sapagkat kayo'y kailangang akayang maging mapagkumbaba. At ngayong napilitan kayong magpakumbaba, kayo ay pinagpala. Sapagkat kung ang tao'y napilitang magpakumbaba, siya ay nagsisisi. At ngayon, ang sinumang magsisi ay makasusumpong ng awa. At siya na makapagtitiis hanggang katapusan, siya ay maliligtas. At dahil kayo na napilitang magpakumbaba ay pinagpala, hindi ba ninyo inaakala na higit na pinagpala sila na tunay na nagpakumbaba dahil sa salita? Oo. Siya na tunay na nagpapakumbaba at nagsisisi at makapagtitiis ay pagpapalain. Marami ang nagsasabi, kung ikaw ay magpapakita ng isang palatandaan, kami ay maniniwala. Ngayon, ito ba ay pananampalataya? Hindi. Ang pananampalataya ay hindi ang pagkakaroon ng kaalaman. Kung ikaw ay may pananampalataya, umaasa ka sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit totoo. Ngayon, ibinabahagi ng Diyos ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga anghel. Oo, hindi lamang sa kalalakihan, kundi pati kababaihan. Ngayon, hindi lamang ito. Sa maliliit na bata ay mayroon ding mga salitang ibinigay na lumilito sa marunong at matalino. Ngayon, kagaya ng pananampalataya na hindi ganap na kaalaman, ganun din ang aking mga salita. Hindi nyo malalaman ang kanilang katiyakan sa una, anuman ang higit pa sa pananampalataya ay ganap na kaalaman. Kung susubukan ninyo ang aking mga salita at gagamit kayo ng bahagyang pananampalataya. Oo, kahit na wala kayong nais kundi ang maniwala, hayaan na umiral ito sa inyo hanggang sa kayo'y magbigay puwang para sa aking mga salita. Ihalintulad ang salita sa isang binhi. Kung kayo ay magbibigay puwang na ang binhi ay maitanim sa inyong puso, masdan, kung iyon ay isang tunay o isang mabuting binhi, kung hindi ninyo ito itatapon at sasalungatin ang Espiritu ng Panginoon, masdan, ito ay magsisimulang lumaki
sa inyong dibdib. At kapag nadama ninyo ang ganitong klaseng paglaki, kayo ay magsisimulang magsabi, talagang ang salitang ito ay mabuting binhi. Sapagkat sisimulan nitong palakihin ang aking kaluluwa at liliwanagin ang aking pangunawa. Oo, ito ay nagiging masarap para sa akin. At ngayon, masdan, ang inyo bang kaalaman ay ganap? Oo, ang inyong kaalaman ay ganap sa bagay na yaon. Habang ang puno'y nagsisimulang lumaki, iyong sasabihin, ating alagaan ito nang may pagkalinga, nang iyon ay magkaugat, nang iyon ay lumaki at magbigay ng bunga sa atin. Subalit, kung inyong pababayaan at hindi aalagaan ang puno, masdan, iyon ay hindi magkakaugat. At kung ang init ng araw ay matindi, ito ay malalanta at inyong itatapon. Ngayon, ito ay hindi dahil ang binhi ay hindi mabuti, kundi dahil ang inyong lupa ay tigang at hindi ninyo inaalagaan ang puno. Kung hindi ninyo aalagaan ang salita na umaasa ng may pananampalataya sa bunga noon, hindi kayo makapipitas sa puno ng buhay. Subalit, kung aalagaan nyo ang salita sa pananampalataya ng may malaking pagsisikap at pagtitiyaga, umaasa sa bunga noon at ito ay magkakaugat. At masdan, ito ay magiging punong kahoy na sumisibol tungo sa buhay na walang hanggan. At dahil sa inyong pagsisikap, pananampalataya at pagtitiyaga sa pag-aalaga upang ito'y mapag-ugat nyo, masdan, di maglalaon, kayo ay pipitas ng bungan yon. At kayo ay magpapakabusog sa bungang ito hanggang sa kayo ay mapuno, upang hindi na kayo magutom pa ni hindi na kayo mauuhaw. Aanhin ang gantimpala ng pananampalataya, pagsisikap at pagtitiyaga at paghihirap sa paghihintay sa puno na magbigay ng bunga. Dapat maniwala sa Diyos upang matamo ang bunga? Paano namin nararapat itanim ang binhi o gamitin ang pananampalataya? Natatandaan niyo ba ang sinabi ng propetang Zizinos hinggil sa panalangin o pagsamba? Sabi niya, kayo ay maawain, o Diyos, sapagkat dininig niyo ang aking panalangin sa ilang, sa aking bukid at kahit sa aking munting silid. Oo, at dininig din ninyo ako nang ako ay itaboy at kinamuhian ng aking mga kaaway. At dahil sa inyong anak, naging maawain kayo sa akin. Ako ay magsusumamo sa inyo sa aking paghihirap sapagkat nasa inyo ang aking kagalakan at iwinaksi ninyo ang inyong mga kahatulan dahil sa inyong anak. Naniniwala ba kayo sa mga banal na kasulatang isinulat nila noon? Maniwala sa anak ng Diyos na siya ay paparito upang tubusin ang kanyang mga tao. Siya ay magpapakasakit at mamamatay upang magbayad sala sa kanila. Ngunit siya ay babangon muli, mabubuhay na mag-uli mula sa kamatayan, upang ang lahat ay tumindig sa kanyang harapan upang hatulan sa araw ng paghuhukom, alinsunod sa kanilang gawa. Hinihiling kong itanim ninyo ang salitang ito sa inyong puso. At habang nagsisimula itong lumaki, ito ay alagaan ng inyong pananampalataya. At masdan, ito ay sisibol sa inyo tungo sa buhay na walang hanggan. Naway, ipagkaloob sa inyo ng Diyos na ang inyong pasanin ay gumaan sa kagalakan sa kanyang anak. Amen. Amen. Amen.
Hiniling ninyo sa aking kapatid na ipaalam sa inyo kung ano ang nararapat ninyong gawin. At kayo ay pinayuhan niya tungkol sa pananampalataya at pagtitiyaga. At aming namasda ng katanungan sa inyong pag-iisip kung ang salita ay nasa anak ng Diyos o kung hindi magkakaroon ng Kristo. Patototohanan ko sa inyo ngayon na ito ay totoo. Alam ko na si Kristo ay paparito sa mga tao upang akuin ang pagkakasala ng mga tao at magbayad sala para sa sanlibutan. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi nito. Sapagkat ayon sa dakilang plano ng Diyos, kailangang may isang pagbabayad sala. Kung hindi, ang buong sangkatauhan ay masasawi. Oo, lahat ay nahulog at nangaligaw. At masasawi maliban sa pagbabayad sala. At kinakailangan magkaroon ng isang dakila at huling hain. Hindi isang paghahain ng tao ni ng hayop, hindi dapat tao ang isakripisyo. Kundi kinailangan na ito'y isang walang katapusan at walang hanggang hain. Ito ang buong kahulugan ng batas, bawat bahagi ay nakatuon sa dakila at huling hain. At yaong hain na iyon ay ang anak ng Diyos. Walang katapusan at walang hanggan. Siya ay magdadala ng kaligtasan sa lahat ng maniniwala sa kanyang pangalan. Ito ang layunin ng huling hain ito upang madala ang mga sisidla ng awa na nangingibabaw sa katarungan at nagbibigay ng daan sa mga tao upang sila ay manampalataya at magsisi. Mabibigyang kasiyahan ng awa ang hinihingi ng katarungan at yayakapin sila ng kaligtasan samantalang siya na walang pananampalataya sa pagsisisi ay nakalantad sa buong batas na hinihingi ng katarungan. Ipagkaloob nawa sa inyo na kayo ay magkaroon ng pananampalataya tungo sa pagsisisi upang kayo ay manawagan sa kanyang pangalan upang siya ay maawa sa inyo. Sapagkat may kapangyarihan siya na makapagligtas, magpakumbaba, at patuloy lang na manalangin. Ilapit ang inyong mga puso sa kanya sa panalangin para sa kapakanan ninyo at ng mga nasa paligid ninyo. Matapos ninyong magawa ang lahat ng ito, kung inyong tatalikuran ang mga nangangailangan, ang may karamdaman at naghihirap at hindi ibabahagi ang inyong kabuhayan sa mga nangangailangan, ang panalangin nyo ay walang kabuluhan. Ang buhay na ito, ang panahon para maghanda sa pagharap sa Diyos. Ito ang araw para sa mga tao na gampanan ang kanilang mga gawain. Ako ay sumasamo sa inyo na huwag ninyong ipagpaliban ang araw ng inyong pagsisisi. Pagkat hindi nyo maaaring sabihin kapag kayo ay nasa kagipitan na ako ay magsisisi at babalik sa Diyos, hindi nyo maaaring sabihin ito. Pagkat ang Espiritong nag-aangkin sa inyong katawan sa panahon na kayo ay pumanaw, ang may kapangyarihan na angkinin ang inyong katawan sa walang hanggan. Huwag nang makipagtalo sa Espiritu Santo, kundi tanggapin ito at taglayin ninyo ang pangalan ni Kristo. At sambahin ang Diyos saan man lugar kayo naroroon, sa Espiritu at sa katotohanan. At kayo ay magpasalamat araw-araw sa maraming awa at pagpapalang ipinagkaloob niya sa inyo. Amen. Amen. Amen.